Joseph Gonzalez ay isinilang noong 1980 sa Baguio, Benguet, Pilipinas, kay Teddy Gonzalez, isang abogado, at sa kanyang asawang si Loiva, na ikinasal noong 1977. Noong 1983, ipinanganak ang kapatid ni Seth na si Claudine. Matapos ang lindol sa Luzon noong 1990, nawasak ang tahanan at negosyo ng pamilya. Isang bagong itinayong 40 silid na hotel mula sa mga durog na bato kung saan iniligtas si Gonzalez ng kanyang ama, ang pamilya ay nandayuhan sa Australia. Ang pamilya ay nanirahan sa Sydney, New South Wales, at sa huling bahagi ng 1990s, muling naging kwalipikado si Teddy bilang isang abogado. Nagtayo ng isang matagumpay na law firm na dalubhasa sa imigrasyon, at bumili ng kapirasong lupa sa North Ryde. Ang pamilya Gonzalez ay lumilitaw na malapit, ang mga magulang, gayunpaman, ay mga debotong katoliko na may mataas na pag-asa at mahigpit na inaasahan para sa kanilang mga anak. Sa partikular, umaasa silang magiging mahusay ang pagganap ng kanilang anak sa akademya, isuko ang kanyang mga adhikain sa musika at pagkanta, at magsimula sa isang karera sa medisina o abogasya. Pagkatapos mag-aral sa Perimate Marist High School, nag-aral si Gonzalez ng medikal na agham sa Universidad ng New South Wales ngunit umatras pagkatapos ng 2 taon. Pagkatapos ay nag-enroll siya sa abogasya sa Macquarie University. Mahina ang pagganap sa kanyang mga kurso at nanganganib na mapatalsik, sinubukan ni Gonzalez na pagtakpan ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng falsifikasyon ng kanyang mga marka. Nang ito ay isiniwalat ng kanyang kapatid na babae sa kanyang mga magulang, nagbanta sila na aalisin ang ilang mga pribilehiyo tulad ng paggamit ng kanyang mahalagang kotse. Isang Green Ford Festiva, nakipagtalo din si Gonzalez sa kanyang ina dahil sa isang kasintahan na hindi niya inaprubahan, at nagbanta ang kanyang pamilya na hindi siya mamana. Kasama ang pagnanais ni Gonzalez na manahin ang mga ari-arian ng pamilya, ay kalauna na itinatag ng pulisya bilang motibo sa pagpatay sa kanyang pamilya. Noong 10 Hulyo taong 2001, mga 4 p.m., umalis ang 20-anyos na si Seth Gonzalez sa law firm ng pamilya, kung saan siya nagtrabaho ng part-time at tumungo sa bahay ng pamilya. Bandang 4:30 p.m., armado ng baseball bat mula sa kanyang kotse at 2 kutsilyo sa kusina, pumasok siya sa kwarto ni Claudine at sinaktan siya habang nag-aaral ito. Doon ay siniksik niya ang kanyang leeg habang sinusubukang sakalin. Hinampas ang kanyang ulo ng paniki nang hindi bababa sa 6 beses. At pagkatapos ay sinaksak siya ng maraming beses gamit ang mas maliit sa mga kutsilyo. Ang sanhi ng pagkamatay ni Claudine ay kombinasyon ng pagpindot sa kanyang leeg, blunt force head injuries, at mga saksak sa tiyan. Pagkatapos ay naghintay si Gonzalez hanggang sa makauwi si Loiva mga 5:30 p.m. matapos makapasok sa bahay, inatake siya ng isa sa mga kutsilyo sa kusina sa sala kainan, na nagtamo ng maraming saksak at hiwa sa kanyang mukha, leeg, dibdib at tiyan. Ang kanyang windpipe ay ganap na na-transected post-mortem. Bandang 6:00 p.m, bumisita sa bahay ang tiyahin ng ina ni Gonzalez. Napansin niya ang mga sasakyan ng kanyang pamangkin at kapatid na babae sa driveway. Ngunit ang bahay ay madilim at hindi karaniwang tahimik, lalo na kung ang pamilya ay nag-iingat ng 6 na maliliit na aso sa loob. Pumasok sa pamamagitan ng garahe, pagkatapos ay dumating si Teddy sa bahay mga 6:50 p.m. pagkapasok sa bahay. Inatake siya ni Gonzalez gamit ang isa sa mga kutsilyo sa kusina at nagtamo ng maraming saksak sa kanyang leeg, dibdib, likod at tiyan. Ang isa sa mga saksak ay tumagos sa kanyang kanang baga. Ang isa ay tumagos sa kanyang puso at isa pa ay bahagyang naputol ang kanyang spinal cord.
Nagtamo si Teddy ng mga sugat sa pagtatanggol na nagmumungkahi na nagkaroon ng pakikibaka. Matapos patayin ang kanyang pamilya, itinapo ni Gonzales ang mga sandata ng pagpatay at ang damit at ang size 7 na running shoes na suot niya noong panahon ng mga pagpatay. Siya ay naligo, nagpalit ng damit, at nag-spray ng mga salitang, "Fuck off Asians," sa isang dingding sa bahay sa pagtatangkang lokohin ang mga pulis na nag-iimbestiga sa paniniwalang ang kanyang pamilya ay naging biktima ng isang krimen. Sa pagkapuot, pagkatapos ay nagmaneho si Gonzales sa bahay ng isang kaibigan. Pagdating doon mga 8 PM nagpunta ang dalawa sa Sydney Central Business District kung saan kumain sila sa Planet Hollywood at bumisita sa isang kalapit na video game arcade. Kinagabihan, pagkatapos ihatid ang kanyang kaibigan, umuwi si Gonzales. Tumawag siya ng mga serbisyong pang-emerhensya noong 11:48 PM para sabihing natuklasan niya ang mga bangkay. Galit ding tumakbo si Gonzales sa bahay ng kanyang mga kapitbahay at sinabi sa kanila na binaril ang kanyang mga magulang. Sa mga araw kasunod ng mga pagpatay, lumabas si Gonzales sa telebisyon na humihiling sa mga pumatay na lumapit, na nagsasabing gusto niya ng hustisya at nag-aalok ng gantimpala na $100,000. Ilang araw pagkatapos ng pagpatay, binisita ni Gonzales ang accountant ng pamilya, nagtanong tungkol sa kanyang mana tinatayang nasa $1.50 million sa Australia at 1.3 na milyong piso sa Pilipinas. Bilang isang maliwanag na biktima ng krimen, siya ay karapat-dapat din para sa isang $15,000 na payout. Pagkatapos ay lumipat si Gonzales sa isang apartment sa Chatswood at naglagay ng deposito sa isang $173,000 na Lexus, na sinasabi sa dealership na gagamitin niya ang kanyang mana para bayaran ang sasakyan. Iginiit din sa paglilitis na nakipagpalit siya sa mga sasakyan ng kanyang mga magulang at isinangla ang mga alahas ng kanyang ina. Sinabi rin ni Gonzales sa mga kamag-anak na siya ay may tumor sa utak at humingi sa kanyang ninang sa Pilipinas ng $190,000 para sa umano'y operasyon, ngunit hindi siya binigyan ng pera. Noong 20 ng Hulyo, sa pinagsamang libing ng pamilya, nagbigay siya ng eulogy at kumanta, "One Sweet Day," na nakita ng ilang dumalo na kakaiba. I never told you all I wanted to say. Batay sa inisyal na ebidensya, ipinalagay ng mga investigador ng NSW Police na ang mga pagpatay ay bahagi ng isang pagtatangkang pagnanakaw. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng sapilitang pagpasok at sa kabila ng ilang mababaw na pagransak, walang nawawalang halaga, kabilang ang pera sa pag-aari ng mga biktima. Gayun din, dahil sa 3 oras na tagal ng mga krimen, itinuring na malabong manatili ang mga magnanakaw sa bahay ng ganoon katagal. Matapos mapansin ang isang emosyonal na detachment at maraming mga hindi pagkakatugma sa kwento ni Gonzales, tulad ng kanyang mga pag-aangkin ng pagsasagawa ng CPR. At walang katibayan ng sino mang nanghihimasok, nagsimulang maghinala ang pulisya na siya ay kasangkot. Ang mga damit ni Gonzales, halimbawa, ay natagpuan na may parehong pintura na ginamit sa pag-spray ng graffiti at isang kahon ng sapatos sa kanyang silid ang tumugma sa sapatos na ginamit sa pag-atake. Batay dito, hinanap ang internet records ni Gonzales. Nagsimulang i-record ang kanyang mga tawag sa telepono,
at nakipagkaibigan at na-surveillance siya ng isang undercover na pulis. Noong Disyembre taong 2001, nagawang pabulaan na ng pulisya ang unang alibay ni Gonzales, na naghintay siya sa kanyang sasakyan sa driveway bago magmaneho patungo sa ibang suburb at kalaunan ay nakipagkita sa kanyang kaibigan sa gabi ng mga pagpatay. Pagkatapos ay gumawa si Gonzales ng pangalawang alibay, na sinasabing sumakay siya ng taxi dahil ang kanyang sasakyan ay maaaring nakilala at bumisita sa isang bahay aliwan sa oras ng mga pagpatay. Ngunit ito ay sinira ng dapat na taxi driver at isang sex worker. Kasama sa iba pang mga maling landas ang paggawa ng isang email na nagsangkot sa isang karibal sa negosyo ni Teddy sa mga pagpatay at ang pagtatanghal ng isang tangkang pagnanakaw noong 30 Mayo. Isang tagumpay ang dumating nang itugma ang fingerprint ni Gonzales sa isang serye ng mga titik ng pagkalason sa produkto na tumugma sa paghahanap ng address sa kanyang personal na computer. Ang iba pang ebidensya ay nagpahiwatig ng kanyang pananaliksik sa mga lason, ang pag-order ng mga buto ng nakakalason na halaman, at kamakailang hindi maipaliwanag na mga sakit na tulad ng pagkalason sa kanyang pamilya. Noong 13 Hunyo taong 2002, inaresto ng mga detective mula sa Strike Force Towers si Gonzales. Sinampahan si Gonzales ng 3 bilang ng pagpatay at 1 bilang ng pagbabanta sa kontaminasyon ng produkto. Siya ay tinanggihan ng piyansa at nakakulong sa Silverwater Correctional Center. Sa panahong ito, hindi siya pinapasok sa ari-arian ng pamilya upang panduhan ang kanyang depensa at humingi ng legal na tulong para sa paglilitis sa pagpatay na naganap noong Abril at Mayo taong 2004. Iniusig ni Mark Tedeschi, ang paglilitis ay nagsiwalat na si Gonzales ay nagplano ng mga pagpatay para sa ilang buwan bago ito naganap. Sa una ay sinaliksik niya ang ideya ng pagkalason sa kanyang pamilya, na humantong sa isang detalyadong panlilin lang sa kontaminasyon 1 linggo bago ang mga pagpatay. Narinig ng korte ang maraming kasinungalingan na sinabi sa kanyang mga kaibigan, pamilya at pulis tungkol sa kanyang kinaroroonan sa oras ng mga pagpatay.